Hi guys, this is Rasnov and welcome to my humble abode. And welcome to my YouTube channel. What's up guys? Welcome to my humble abode. So, welcome to my YouTube channel, and for today's video, ang gagawan ko ng video ngayon ay ang aking motovlog setup sa helmet. So, magsaserve na rin tong unboxing kasi bumili ako sa Lazada. Bumili ako sa Lazada ng helmet mount. Actually, meron na akong helmet mount before. I think same branded pero nasira siya. Made of plastic kasi siya. I think, matibay-tibay naman siya, pero kasi dahil wear and tear na rin siguro ng weather, maulan, maaraw, ayun na, nasira siya. So, let's go! So, ayun na nga. Para maipakita ko, so start na muna tayo sa kung ano-ano yung mga kailangan natin sa motovlog setup. So, una, syempre helmet. Ayan. Meron tayo ditong full face helmet. Akin to, full face helmet. Dun nga pala sa mga ano, sa mga nagro-ride, I suggest to buy a full face helmet kasi masyadong delikado if half face lang. Actually, yung half face, hindi ko rin siya inire-recommend sa ano, sa mga kahit sa back ride kasi nga ulo mo yun eh, 'di ba? Parang mas dapat ka nga mag-invest sa helmet. So dapat mas pag-ingatan natin kesa kung ano-ano pa yung una nating ina-upgrade, di ba? So safety gears muna. So basta yung motor mo is 150cc pa, ah, wala na atang, basta yung motor mo 125cc pataas or 100cc pataas yung ano niya, rating niya. Let's go for ano na, for a full face helmet kasi para mas safe. So that's it, number one, helmet. So, for motovlogging, syempre basic dyan yung camera. And ngayon kasi, meron akong GoPro. Syempre, hindi lang naman as is na ipapatong sa kanya yung camera. Meron din akong biniling ano, casing. Actually, itong casing na to, binili ko rin sa Lazada. Tatry kong hanapin ah, para maipost ko yung ano, yung link. Tatry ko hanapin yung link para maipost ko dito. So, I think mura din to. And, ayun. So, ito, adapter. Mamaya, mag-share din ako ng tips dito sa mga sa adapter. Kasi, tricky. Tricky din tong part na to. Sobrang tricky nung part ng audio ng pagre-record sa motovlogging. That's it. So, dito na tayo sa helmet. Helmet mount. Ayan. Kasi, diba, ito yung helmet. Imamount yung mount, then yung camera. Tapos, meron pa na kakalimutan, mic. So, yung mic na gamit ko, papakita ko na lang. Papakita ko mamaya, ano lang yung gamit ko. Earphones na may mic. So, for example, this one. May share din ako mamaya dito. Let's go sa unboxing. Alam nyo ba na ano? Ma-share ko lang. Takot ako sa mga ano, sa mga matutulis na bagay, sa mga knife ganyan kasi lagi ako nasusugatan. Yung ano, yung force kasi na naia-apply ko laging sobra tapos lagi ako nasasaktan. So ayun, kaya medyo takot ako gumamit ng mga pointed objects. Naghahanap sana ako ng ano, ito na siya, helmet na. Naghahanap sana ako ng oha. Naghahanap sana ako ng black din yung rubber kasi ang pangit tignan sa helmet pag naka-flat na ganyan, no, may blue. Pero okay lang. Antayin ulit natin masira tapos bibili ulit ako ng all black. So, ito na siya.
Tanggalin ko lang yung visor kasi baka mag-stressan. So, ayun. So, ang next natin is... Punta na tayo sa setup ng camera. Ito. So, yung housing niya, ito. Ulanzi. Ulanzi! Ayan. Nabili ko rin to online. Kasi, bakit ako bumili na separate? Pag bibili ka ng camera, di ba usually meron na siyang kasamang mga housing. Kasi, yung GoPro na to, ayan. Type-C na siya. Type-C na yung port niya. This one. Type-C. Kita ba? Uy! Kita ba? Sana nakita, di ba? Type-C na yung port niya. And, syempre mag-motovlog ka. Although may mic na siyang built-in. I think lahat naman ng camera may mic na built-in. Malakas masyado yung noise ng hangin. So, ang gagawin mo, gagamit ka ng adapter. Yung adapter mo, Type-C to audio, tsaka to Type-C. So, bakit? Kasi nga, pag ginagamit mo to, pwede mo siyang iselpak na selpakan dito ng charger habang ginagamit mo. If ever na malobat ka. So, yun din. Same ano din, same port din, which is Type-C. Dun mo rin kukunin yung audio mo. So, from here, kailangan mo ng adapter para mahati yung ano mo, yung audio mo tsaka yung charger. So from Type-C, ito yung papasok mo sa kanya. Mag-focus ka naman. Basta Type-C yan. I think kita naman. Tapos ito, Type-C ang labas and then audio din. So basically yung setup niya from GoPro, kukuhaan mo siya ng audio tsaka yung charger. I-remain mo yung charger kasi nga pag ginagamit mo tapos malulobat ka na. Syempre ano eh, pag nagre-record ka, hindi habang nakamotor, hindi naman yung titigil ka pa, 'di ba? Mas maganda yung tuloy-tuloy na. So ayun. Ganto nga kasi yung ano niya, yung setup ng GoPro. Kaya bumili ako nito kasi itong casing na to, kung makikita niyo, 'di ba yung natural na casing ng GoPro, parang ito lang. Ayan lang, ganyan lang. Pero siya, meron siyang ilalim na part, which is ito. So, ayun. So, yung isi-share ko, dun sa pag-capture ng audio ng ano, ng tawag dito, ng audio sa GoPro. Kasi may available din na mga ganito sa ano, sa Lazada. Ako na nagsasabi, hindi siya nag-work. As in, bumili ako, sobrang mura kasi... Kaya kasi ako napabili nito kasi itong adapter na to, mahal siya. As in, nasa ano siya, in Philippine peso na siya, nasa ano siya, 3,700. Adapter lang yun ah. So kaya nag-option ako ng ganito. As in lahat, sinuyod ko lahat ng ganito, mapa local brand, mapa Ugreen. Talagang binili ko, nakabili ata ako ng tatlong brand na ganun. Walang gumagana sa kanila. So, wala talaga akong choice kundi bumili nung adapter na original kasi nga hindi nga gumagana to. Pero gumagana to sa gaming ah. Sa adapter pag mag-ano, pag nag-livestream ako ng gaming, gumagana to sa phone, sa GoPro hindi. So, ayun, ma-i-share lang. Napagastos pa ako lalo. So, kunyari ito na yung setup niya. Yung gamit ko nga palang mic is ito, yung ano lang, yung putsu-putsu mic lang. Wait lang ha, nasa loob na kasi. Ayan. Bumili ako dati ng mic, yung ano nga yung pantawag dun? Yung ano lang, yung lapel type na mic. Siyempre, bumili din ako sa Lazada. Pero, hindi ko sure kung ano nangyari. Hindi siya gumana. Parang, basta, hindi gumana. Sira ata. So, ma-share ko lang dito sa ano. So kaya magiging possible ang setup na headset lang yung gamit. Ang audio jack, kita ba? Diba 3.5? Yun no. Kung makikita nyo, so hindi nyo makita, diba? Bakit ayaw? Boy. Kung makikita nyo, meron tatlong stripe ng ano diyan ng black.
So, ayan, kung yung gagamitin natin, may gagamitin nating jack sa ano, sa audio natin, dapat may tatlong stripe. Kasi yung tatlong stripe, yun yung TRRS na audio jack. So, ipapakita ko dito. Tadang! Yung TRRS tsaka TRS. So, ang ibig sabihin kasi nito, meron tayong stereo na left-right. Kaya may ano ka dito. May left-right. Tsaka yung isang silver dyan, yun yung mic. Yung isang silver naman, yun yung ground. So, kung mapapansin nyo, may tatlong stripe, yun yung dinidenote ng apat. Meron kang left audio, right audio, mic, and yung ground. So, always remember na if ang gagamitin nyo is pang-capture ng audio, dapat laging tatlong stripe to. Kasi kung hindi, ano, walang mic yun. Kasi ang basic na setup sa earphones, if ever na dalawa lang yung stripe na black dito, ah, right and left lang ang meron, ang mic wala. So, yun. TRRS. So, ito lang yung setup ko sa ano, sa motovlogging. Ayan. Tadaan! Tapos, itong mic part, ayan, sinisingit ko na lang dun sa padding sa helmet. Papakita ko rin mamaya. Yung earphone, syempre, hindi naman ako naka-earphones habang nagmamotor, diba? Gusto ko bang mamatay? Syempre. Yung mic lang habol ko dito. So, that's it. Ayan, dahil nga may mount na siya. Ngayon lang ako nakabili ng ano, ng ganito na may mount. Hindi ko na kailangan ito. Oha, mukhang hindi pa kasha. OM. Ooh. 'Di ba? Ang ano ko talaga, ang bigat ng kamay ko. Sorry na. Ayan. Ang bulky, no? Actually, sa una lang yan. Ako rin, nababalkihan. Pero once na suot mo yung helmet, hindi mo nakita. Walang nakaharang. Kasi kung titignan mo sa labas, wait lang, ha? Ano, kaya ba today? Ma'am, sir, kaya today. Ayan. Ano ba to? Mukha siyang matibay doon sa ano ko, una ko. Mas mukha siyang magtatagal kaysa doon sa nauna ko. So, ayun na. Ayun na. Diba ang bulky niya, parang ilang inches away. Diba? Parang aluwag. Ayusin ko na lang mamaya. So, that's it. Ito na siya. Then, ito na yung ano. Ito yung jack. O, diba? Sana kita nyo, diba? And, ayun na. Wait lang. Bakit parang? So, ayan. O, ha? Mukha lang bulky, pero pag suot yung helmet, hindi na yan. Promise. Let me try. Ayun. Bakit hindi pantay? Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi ko talaga inano to. Hindi ko, yung parang gitna. Kasi, yung unang-una kong install dito, alam nyo ba, yung una kong install dito, sakto sa gitna. Kaso, yung feed na nakukuha, yung left side lang. Kasi nga yung camera niya nasa left, di ba? Although wide angle, camera niya nasa left. So, medyo tinatabingi ko siya dito. Para ang makuha is yung gitna. So, I guess, okay na. I-dry run ko na to sa, ano, sa pasukan. Okay na siya. So, additional pala dun sa mga ano sa para sa safety ng camera. Meron kasi tayong may cable tethering. May cable tethering na tinatawag. So, for example, naka-mount na dito yung camera mo. Meron pang kung mapapansin niyo yung metal na kable. Pang-secure kasi yun ng camera kasi if ever na nagmo-motor ka tapos nalaglag to na hindi mo napapansin. Sayang naman yung camera mo. Sayang naman, bibili ka ulit.
Ayun, so meron tayong pan-secure doon. Hindi ko pa kasi siya nagagawa. Kaya hindi ko pa ma-share. Pero I'll try to set up that sa mga susunod ko. Para secure din yung camera ko. Tsaka para ma-share ko din sa inyo. So, that's it for today. Sana nakatulong yung pagsa-set up. Yung pag-share ko ng motovlog setup sa magsi-set up din ng motovlogging. So, see you on my next vlogs! To all the new viewers, subscribe naman dyan and click the bell button. Peace out!